Sa welcome back sa aking YouTube channel, Albert Flores. At today mga boss, salamat nga pala sa MGI Philippines Ion Spec na binigay niya sa akin na eyeglass, anti-radiation at the same time anti-UV lights. Kaya nga lalo na nag-edit ako, lalo na hawak-hawak ko yung cellphone ko. So, ang advantage nito mga boss, nandiyan naman yung video. Panoorin nyo, hindi talaga makakapasok yung radiation at saka yung UV lights. So, again mga boss, Albert Flores, abangan nyo yung mga video pa namin na i-upload. Salamat sa panonood. What's up mga boss? Welcome back sa ating YouTube channel at Albert Flores again, Window Shop. So, marami tayong magagawang content ngayon mga boss dahil free, walang gawa sa shop, walang masyadong ano, walang takbo sa pyesa, walang deliver, wala munang gala-gala ngayon. So, gagawa tayo ng maraming content. So, again, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan na mag-like, subscribe, comment ka para updated ka sa mga video na ginagawa ko. So, this video mga boss, bibigyan ko ka lang kayo ng idea kung paano ba malalaman kung pwede kang hulihin dahil hindi ka nakarehistro o lagpas ka na sa rehistro o hindi ka pa, parang di ba maraming tanong. Halimbawa, bibigyan ko po ng idea mga boss ha. Yung motor ko yan nakalagay 153. So kung papansinin mo 4153. Yung 3 na-designate yan sa month. So January, February, March. So March ako, tapos yung 5 last week. Yan, last week of the month. So ngayon paano naman kung halimbawa ganito? Yung motor mo naka-register siya ng March. Ang nakalagay 3. Yung dulo 3, tapos yung bago magdulo is 1. So dapat first week ng March naka-register ka na dapat. So ibig sabihin unregistered ka na. Tama ba ako? So, 'di ba mga boss? Dapat unregistered ka na. Ngayon ganito. May paliwanag si Colonel Busita tungkol dyan. So sabi niya, yung motor natin, halimbawa, nakarehistro ka ng March 1, 2019. So dapat, ang next na rehistro mo is March 1, 2020. Tama ako, di ba? Pero ganito yun mga boss. Sabi ni Colonel Busita, pag nakarehistro ka ng March 1, first week ng March, dapat ka na bang hulihin? Dapat ka na ba tikitan? Ano ba dapat ang isagot mo? So ganito yun. Halimbawa, nasita ka. Yung motor mo, nakalagay March 1 na registered, na checkpoint ka, anong sasabihin mo? Diba? So, ganito kasimple. Ang sasabihin mo lang ganito, sir, nakarehistro ako ng March 1, 2019. So, dapat irehistro ko yung March ko, March 1, 2020. Pero, within the buong March, pwede mo pang gamitin yung motor mo. Naintindihan nyo po? Ang motor mo, within buong March, nakarehistro pa yon. Hindi ka pwedeng tikita na unregistered vehicle. At alam naman natin, ang fine ng unregistered vehicle is 10,000 pesos. Tapos, ang fine naman ng gumagamit ng motor na unregistered is 2,000. So, tumataginting na 12,000 yan mga boss. So, again, ang pagbasa sa plaka, makikita mo yan. Nasa dulo. First, last number, yung unang huli, nandun sa dulo.
So yan. Nada-designate yan sa 1. Tapos yung second, naka-designate yan sa week. So halimbawa, sabi ko nga kanina, March 1 na 2020 dapat naka-rehistro ka na, pero hindi ka na naka-rehistro, na-checkpoint ka ngayon. Hindi ka pa rin pwedeng hulihin na unregistered. Within buong March, pwede mo pa rin gamitin yung motor mo. Within buong March, hindi ka pa pwedeng tikita na unregistered. Pero, pag nag-renew ka mga boss, may fine na yon. Kasi, dapat, within March 1, na-rehistro mo na. Pero, hindi ka pa nakapagparehistro, dun sa rehistro mo, late registered ka. Ang fine nun is 120 pesos. So again mga boss ha, kung napapansin mo, yan yung plaka, plate number. So yung dulo, naka-designate yan. Yan, dulo, naka-designate yan sa month. Paano pag zero? So swerte nyo kasi pag zero, di ba? 1, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. October yung zero, November, December. Napakahaba ng zero. So, pero, wag yun ang paabuti ng December yan, mga boss. Pero, kalbawa, naka-zero ka, within October siguro, October, September, pwede mo na i-rehistro ang motor mo. Wag mo nang paabuti ng December o kaya January. Diba? So, again, pag ang plate number mo, ang registration mo is March 1, pwede mo pang gamitin yung motor mo nang hanggang katapusan yan. Pero pagkatapusan, ipaparehistro mo na at may fine niya na 120. Kaya halimbawa mga boss, kung meron kayong na-encounter, halimbawa ikaw, ang rehistro mo is March 1, tapos na-checkpoint ka. Sabi nila, unregistered na to. Sabi mo lang ganito, sir, sabi ni Carnel Busita, pwede pa itong gamitin hanggang katapusan. Diba? Kasi yung mga corrupt na mga nanguhuli, igigit nila. Bawal na yan, hindi na pwede yan. Pero yung mga naiintindihan ka ng mga pulis, sabi nila, sige, dapat iparehistro mo na yan, napapayuhan ka ba? Pero yung mga corrupt, alaman naman natin yung mga boss. And again mga boss, sana may natutunan kayo sa video na to. At again, huwag mo kalimutan na mag-like at subscribe. Comment ka para updated ka sa mga video na ginagawa ko mga boss. And again, Helbert Flores. At sana nasa mabuting kalagayan kayo mga boss. At huwag muna tayo labas ng labas. May awa ang Diyos, makaka-recover din po ang Pilipinas. May awa ang Diyos, makaka-recover din tayo. At hope nasa mabuting kalagayan kayo mga boss. At salamat sa panunod, Helbert Flores again. So what's up mga boss, shoutout lang natin itong mga follower natin. Shoutout kay Mark Gasapos. At kasama natin yan. So shoutout kay yan, Rookie Vlog. Yan pamangkin ko. Shoutout kay Jorge Moto Vlog. Salamat po sa panunood. Yan, shoutout kay Kenneth Mangabat. Shoutout kay Vance Terence. Shoutout kay Aaron Iasta. So shoutout yan sa mga 10,000 plus na subscriber natin. Salamat mga boss sa panonood nyo. At ingatan kayo palagi. Salamat.